makabuluhang araw sa inyong lahat. Ito ang pagsulat sa Piling Larangan Academic. Muli ako ang inyong guro, Binibining Jessica P. Lampa. Pagpupugay ang nais kong ipahatid sa iyo dahil nasa ikalimang aralin ka na ng asignaturang ito. Bago yan, magkaroon muna tayo ng pagbabalik-tanaw sa aralin 4 kung saan ay napag-usapan natin ang pagsulat ng bio note. Itinuring natin ang bio note bilang isang marketing tool na pangangailangan hindi lamang sa akademya, maging sa empleyo. Inaasahan ko na naging malinaw at makabuluhan ang pagkatuto mo sa bio note. Ngayon, magpatuloy na tayo sa ikalimang aralin na nakafocus naman sa pagsulat ng agenda. Baunin natin ang tatlong layunin tungo sa ikatatagumpay ng ating aralin. Unang layunin, nakikilala ang mga katangian ng mahusay na sulating akademiko sa pamamagitan ng mga binasang halimbawa. Ikalawang layunin, nakasusunod sa estilo at teknikal na pangangailangan ng akademikong sulatin. At ikatlong layunin, nakasusulat ng isang agenda kaugnay sa sitwasyong nakalaan. Ang agenda ay pangunahing pangangailangan sa mga pagpupulong. Batid naman natin na ang pagpupulong ay karaniwang gawain na ng mga samahan, organisasyon, institusyon, maging ng akademya. Lalo na sa kasalukuyang panahon na nasa gitna tayo ng krisis pangkalusugan, partikular ang pandemya. Mahalaga ang pagbabahagian ng ideya at mabisang pagpaplano sa pamamagitan ng pagpupulong, ito man ay sa paraang pisikal o online. Ayon kay Sudbrasert ng 2014, ang agenda ay nagtatakda ng mga paksang tatalakayin sa isang pulong. Binabalangkas ang agenda ayon sa paksang tatalakayin, mga taong magtatalakay at ang tiyak na oras kung gaano katagal ang pagtatalakay ng isang pulong. Ito ay inihahanda bago pa lamang ganapin ang isang meeting. Kaya mahalaga na dapat mabalangkas ito ng ganap at kompleto. Ang agenda rin ay susi sa ikatatagumpay ng pulong, kaya kailangan na ito ay maayos at sistematikong inihahanda. Tinuturuan tayo ng agenda na magkaroon ng time management kapag hinanay na natin ang mga paksa ayon sa nakatakdang oras. Upang mapalawig pa ang iyong kaalaman kaugnay sa agenda, alamin natin ang limang kahalagahan nito. Una, nagbibigay ng impormasyon kaugnay sa paksa, taong magtatalakay sa bawat paksa, at oras na nakatakda sa bawat paksa. Malaking tulong ito lalo na sa mga magtatalakay dahil naihahanda nila ang kanilang sarili kaugnay sa paksang pag-uusapan at kung gaano katagal ang kanilang pagtalakay. Pangalawa, nagtatakda ng balangkas sa pulong. Binabalangkas ang agenda sa paraan ng grapikong biswal na tinatawag na talahanayan o table format. Sa paraan ng talahanayan, madaling nakikita ang pangkalahatang tanaw o overview ng mga paksang tatalakayin. Ikatlo, nagsisilbing talaan o checklist para makasigurong natalakay ang lahat ng paksa. Sa pamamagitan ng agenda, nakasisigurong kumpleto at buo ang impormasyong natatalakay sa isang meeting o pulong. Dito rin maiiwasan ang pagkalimot o pagwawaglit ng mahalagang paksa. Ikaapat, nagbibigay ng kahandaan sa mga kasapi ng pulong ukol sa paksang tatalakayin. Dahil sa agenda, nagkakaroon ng ideya, hindi lamang ang mga taong magtatalakay, maging ang mga kasapi nito bilang tagapakinig na makapaghanda ng kanilang mga katanungan at makapagbahagi ng kanilang opinyon o ideya sa paksang pag-uusapan. At ikalima, nakatutulong upang ma-focus lamang ang mga pulong sa mga paksang kailangan. Nabibigyan ng prioridad ang mga pangunahing usapin at nalilimitahan ang mga ibang pag-uusapan na hindi naman kailangan sa pulong. Ituloy naman natin sa proseso o hakbang sa pagsulat ng agenda. Una, magpadala ng memo na maaaring nakasulat sa paraan ng papel o email. Mahalaga ang memorandum dahil ito ang nagsisilbing formal na imbitasyon sa mga dadalo. Laman ng memorandum ang tiyak na petsa, oras, pangkalahatang paksa at sino ang inaasahang dumalo. Ikalawa, ilahad sa memo na kailangan itong nagdaan bilang katibayan ng kanilang pagdalo. Kung email naman, kailangan nilang magpadala ng tugon o feedback.
sa paraan ng paglalagda, nagkakaroon ng formal na ebidensya na ikaw bilang isang imbitado ay makakadalo sa nasabing pulong. Kung ito naman ay inilaan sa paraan ng email, mahalaga na magkaroon ng reply para malaman ng organizer o tagapamahala ng pulong na ikaw ay makakadalo. Ikatlo, gumawa ng balangkas sa paraan ng naka-table format o talahan na yan. Sa paraan kasi ng talahan na yan, madaling makikita ang overview o pangkalahatang tanaw sa magiging daloy ng pulong. Ikaapat, ipadala ang CP ng agenda sa mga taong dadalo. Maaaring dalawa o isang araw bago ganapin ang pulong. Paraan ito upang maging maagap tayo at makasigurong lahat ay mabibigyan ng kopya ng agenda. At ikalima, sundin at gamitin ang nasabing agenda sa pulong. Kung ano lamang ang nakalaan sa agenda, dapat yun lamang ang maging batayan o maging pamamaraan sa daloy ng pulong. Kaya mahalaga na maging flexible tayo sa oras at siguraduhin nakasusunod kung ano lang ang nakalaan. Narito ang halimbawa ng isang memorandum o memo. Kung mapapansin, may dalawang pahinang nakatambad. Ang isang pahina ay pumapatungkol sa tiyak na petsa, oras, mga taong dadalo na inaasahan at syempre ang pangkalahatang paksa. Sa kabilang pahina naman, nakatala ang tiyak na pangalan ng mga dadalo at may mga lagda sa itaas ng bawat pangalan. Mahalaga ang pagkakaroon ng lagda para magkaroon ng personal na katibayan na ikaw ay makadadalo sa isang pulong. Ang inyong nakikita naman ay isang halimbawa ng agenda. Pansinin, nakalaan ito sa paraan ng isang table o talahan na yan. Sa ganitong proseso, mas madaling nakikita ang pangkalahatang tanaw kaugnay sa magiging daloy ng pulong. Ngayon, himay-himayin natin ang mga bahagi ng agenda ayon sa tatlong parte nito. Para sa unang bahagi, mapapansin ang impormasyon kaugnay sa petsa, oras, lugar, at paksa. Pansinin sa unang hanay, nakatala ang impormasyon kaugnay sa petsa at oras. Para sa petsa, unahin muna ang paglalaan ng tiyak na buwan, tiyak na araw, na susundan ng partikular na taon. Sa sumunod na bahagi ng hanay, makikita ang oras. Nakalagay dito ang limitasyon kung gaano lamang katagal ang magiging pulong. Sa nakalaang halimbawa, ginamit ang oras ng 9 o'clock o ikasyam ng umaga para sa NU. Ang NU ay ginagamit bilang pagdadaglat ng salitang ng umaga. Hanggang 11 o'clock, NU ng umaga. Maliban sa paggamit ng NU bilang daglat, ginagamit din natin ang NG para sa ng gabi, NH para sa ng hapon. Ito ang katumbas ng AM at PM sa wikang Ingles. Para naman sa ikalawang hanay, mapapansin ang lugar. Sa paglalaan ng lugar, maging espesipiko o tiyak tayo sa partikular na lunan. Sa halimbawa, nakasaad ang Pateros Catholic School. Sa tabi nito ay may panaklong. Nakapaloob sa panaklong kung anong partikular o saang partikular na lugar ng Pateros Catholic School gaganapin ang pulong. At ang halimbawa ay AVR. Para sa ikatlong hanay, nakasaad naman ang paksa o layunin ng pulong. Sa paglalaan ng paksa, maging simple lamang sa paggamit ng pananalita. Inaasahan na ito ay maging komprehensibo. Sa halimbawang nakasaad, nakalagay ang salitang preparasyon para sa senior high school. Ngayon, ituloy naman natin sa pangalawang bahagi ng agenda. Dito naman, itatala ang lahat ng mga pangalang siguradong makadadalo sa isang pulong. Nakadepende ang mga pangalang ito mula sa memorandum na ipinadala bago ang agenda. Kung sino lamang ang pumirma ang siyang siguradong makadadalo na makikitang nakatala sa bahaging ito. Kung mapapansin, nakahanay ito sa paraang numerical. At nakadepende ang pag-aantas ayon sa posisyon o katungkulan ng taong dadalo. Dahil ang halimbawa natin ay pampaaralang halimbawa ng agenda, inaasahan na ang pinakamataas ay ang punong guro o principal. Sa paghahanay ng pangalan, siguraduhin mauuna muna ang given name o first name na susundan ng surname.
Pagkatapos ng pangalan, susundan ito ng bantas na panaklong kung saan nakapaloob dito ang tiyak na posisyong kinabibilangan ng nasabing persona. Para naman sa ikatlong bahagi ng agenda, mapapansin ang hanay ng mga pag-uusapan ng taong magtatalakay at ng tiyak na oras kung gaano katagal ang pagtalakay. Sa paghahanay ng paksa, pareho lang din gumamit ng numerical na pamamaraan. Siguraduhin sa unang bahagi ay matatalakay muna ang mga pangunahing paksa. Susundan ng mga taong magtatalakay. Sa paglalaan naman ng pangalan ng mga taong magtatalakay, hindi na natin kailangan pang itala ang buong pangalan. Bagkus, gumamit na lamang tayo ng daglat. Ang daglat ay pagpapaikli ng pagbibigay ng kasarian sa isang persona. Sa halimbawa, ginamit ang salitang Ginoo. Kapag ito ay dinaglat, ginagamitan natin ito ng letrang G, tuldok, at ang surname nito o apelyidong Pascual. Kaya Ginoong Pascual ang nakalaan na pangalan sa mga taong magtatalakay. Para naman sa oras, nakadepende iyan sa tagal ng minuto. Hanggang dulo ng paksa, dapat mapanatili ang paggamit ng minuto. Magkaroon tayo ng sariling pagtataya bilang individual. Anong kasanayan at pag-uugali ang nabubuo sa iyo sa pagsulat ng agenda? Ibahagi ang iyong kaisipan sa pamamagitan ng forum na nakasaad sa inyong learning package. Daan, agenda ang nagsisilbing direksyon sa isang partikular na pulong. Dahil sa agenda, nagiging malinaw sa mga kasapi maging sa mga magtatalakay kung ano ang patutunguhan o tatakbuhin ng mga paksang tatalakayin. Kaya malinaw na ito ay maiplano ng wasto at kumpleto. Katulad lang din yan sa praktikal na pamumuhay natin. Kailangan ay magkaroon tayo ng direksyon o ng mga pangarap o ambisyon. Kapag malinaw sa atin ang gusto nating patunguhan, alam natin kung ano ang bibigyan ng prioridad. Sana ay naging makabuluhan ang ating pagtalakay kaugnay sa pagsulat ng agenda. Hanggang sa muli, magkikita naman tayo para sa susunod na aralin. Maligayang pagkatuto!